Ang lalaking masungit. Woo! Walang yot. Yo, what's the meaning of that? It means you are number one. Really? Ibaba mo yan. Kung hindi, ang dulo ng baril ko ang huli mong makikita. Alam mo yung tatlong salitang mahirap sabihin? I'm sorry. Kasalanan ko. Worcestershire sauce. Pwede ko bang ipararo sa'yo ang lupa ko? Oh my God! Huwag kang mag-alala. Hindi naman masyadong madamo. Gaano katagal ang lockdown? Well, depende yan sa tigas ng ulo ninyo. Mas matigas, mas matagal. Tol, bakit sinabi mo sa girlfriend ko na supot pa ako? Hala, hindi totoo yan. Ang sabi ko, magpapatuloy ka na. Ganun ba? Sorry ah. Akala ko, binuking mo na ako. Kuya naman eh. Alam kong gwapo ka eh, kuya naman eh. Kuya, harap ka nga. Putang ina, humakit ka pala. Bibano mo yung wifi password nyo? Type mo dyan yung size ko. 2 inches. Sapatos, babe! Size ng sapatos! Tips para magkaroon ng jowa. Nagtitips ka, wala kang ng jowa. Nangyari sa pamilya namin to ah. Yung pinutokso siyang aswang siya. Ang nanay ko dati, talagang tinatawag na aswang. Sabi ko, Nay, ba't ba sinasabing aswang kayo? Alam mo, niyakap lang niya ako ng maigpit. Tapos naiyak siya. Tapos lumipad na siya. Kung minsan, mas mabilis pang makamove on sa ex kaysa sa mga hindi malilimutang moments of life. Hala! Yung inutangan ko! Patay! Your number cannot be completely done. Please check the number and dial again. Nung isang gabi, sumakay ako ng jeep. Lahat ng mga pasahero nakatingin talaga sa akin. Sinubukan kong magbayad, pero wala talagang umabot ng bayad ko. Sobrang kinabahan ako at kinilabutan ako. Tapos may isang matandang nagbulong sa akin. Hindi ka na dapat naririto. Hanggat kaya mo pa, bumaba ka na. Tapos sinabi ko dun sa matanda na, bakit po? Tapos bumulong siya ulit sa akin. Tanga ka ba? Inarkila namin to. Porket lagi mong kausap siya. Oh, feeling mo, jowa na. Oh, jowa na feeling mo. Jowa na di yun pwede. May tanong ako. Ketsup ka ba? Bakit? Kasi kailangan ka ang hot dog ko. Nainis ako dun sa tao nagsabi na hindi ako marunong mag-English. Halika, I can taught you. I can taught you. Bahala ka nga dyan. Kung kinakati ka pa, kamuti mo mag-isa. Ah, yan ang problema namin mga gwapo. Never kaming mag-isa. Hindi, anong Tagalog ng I don't know? Hindi ko alam. O sige, sa iba na lang ko magtatanong. Hindi ko nga alam. Kaya nga, sa iba na lang ko magtatanong. Bobo, sabi hindi ko alam. Ay,
Ma'am, what are you gonna be, do you think, when you grow up? A farmer. Oh, have you ever lived on a farm? Yeah. How do you milk a cow? What's the first thing you need to milk a cow? A cow. Anong mangyayari pag madalas kang nagmamasturbate? Tutuguin yung balls mo, char. Una, hindi ka makakabuntis kasi wala namang matres ang palad mo. Maiiwasan mo ang iba't ibang STD tulad ng gonorrhea, syphilis at HIV. O, di ba? Benefits ng pagsosolo. Hindi ka mababaog. Mababawasan ang sperm count mo kada palabas, pero hindi mababawasan ang kalidad ng sperm. Mababawasan ang risk mo magka-prostate cancer pag ikaw ay nagpalabas ng 21 times kada buwan. Kada buwan, hindi kada araw, ha? Baka dugo na ilabas mo dyan. Ito ay base sa research ni na Ryder at Wilson noong 2016. Ang pag-masturbate ng isang beses sa isang araw ay sapat na. At huwag nyo naman araw-arawin, hayaan nyo magpahinga si Junior para hindi mabawasan ang libido o sex drive mo. At saka masakit kaya yung mga nagtatatlong beses dyan sa isang araw, masakit diba? Mahirap magpalabas pag masyadong madalas. Ligtas ang may alam. Hanggang susunod, take care! Alam mo ba kung sino ang pinaka-gentleman na kilala ko sa tanang buhay ko? Sino? Si Junjun mo. Bakit? Kasi kapag ka may gustong umupo, agad talaga siyang tumatayo. Sinunta ito!